Agad na pasugod ang ilang mga residente sa Gian Eastern Samar sa Sulangan Cemetery noong September 13 ngayong taon. Napagalaman kasi nila isa-isang tinanggal sa mga nicho habang labi ng kanilang mga yumaong kaanak at pinagsama-sama ang mga ito sa isang malaking sementadong lalagyan. Ang problema, hindi nagbigay ng abiso sa pamunuan ng Sulangan Cemetery sa mga kaanak na mga nakahimlay sa libingan. Hindi naman lang sila nagbibigay abiso doon sa mga pamilya ng nakalibing. Ang problema pa, sakaling ipakuha ng kaanak ang labi ng kanilang yumao, kinakailangan nila magbayad muna ng 8,000 piso bagay na labis na pinutulan ng mga residente. Pag binungkal na po nila, nabungkal na po nila yung buto, magiging obligado na kaming kumuha doon sa magiging sakripta na 8,000. Which is hindi naman kaya mo. Maging ang mga nakatirang residente sa tabi ng sementeryo, nagre-reklamo rin sa masangsang amoy na nagbubula sa libingan. Pag talagang umano ka doon, nangangamoy po ng patay. Lalo pag umuulan, tapos biglang aaraw. Nangangamoy na po yung mga ano, pinagbutasan ng pinagbungkalan. May nagre-reklamo na po yung mga tao doon. Ano. Malingaso na po yung amoy yung baho. Sa pagkikipag-usap naman ng aming team sa pamunuan ng Sulangan Cemetery, aminado silang nagkulang sa pag-abiso sa gagawing pag-alis ng mga labi. Bahagi raw kasi ito ng plano nilang renovation para mas maraming malagay na nicho sa libingan. May priority was not hindi naman talaga sirain yung mga punto, kundi mag-create ng space para sa paglilibingan kasi wala na talagang lugar eh. I am preparing some places na paglilibingan in case may mamatay pa. Pero ayon sa mga residente, kaakibat naman ng planong pag-ayos sa sementeryo ang dagdag na singilin na ipapataw umano sa kanila ng pamunuan. Ilang taon na kami ma'am dyan na nananahimik na wala naman kami ini-expect na magiging bayarin taon-taon. Ngayon yung gagawin nila, bubungkalin para magkaroon kami ng taon-taon na bayarin. Saan na naman kukuha nun? Iwala naman kami mga hanap buhay dito na matino. Nananahimik na kami dito, wala kaming bayaran. Yung pumampayan ang gagalaitin po lahat ang mga tao dito sa ginagawa nilang pagkakapirahan na yan. Pero talaga doon nga naalis ng ambaho. Ay naman sa lokal na pamahalaan ng Gian, wala silang permit na binigay sa Sulangan Cemetery para magsagawa ng renovation. I just want to let you know that walang alam ang local government po. Hindi alam ng aking sekretaryo, hindi alam ng municipal health officer, hindi alam po ng engineering office. Nalaman na lang po namin sa media, sa social media, sa Facebook, kasi nagtitrending na. As regards sa sanitaryo, sabi ko, I will have to be responsible. Pero I ask people to help me out. Kasi nga naman, sa labami ng ginagawa ng parokya, in fact, kung unang pinupunta rin nila, hindi ako. Yung mga tao na I asked them to, sabi ko, I am responsible. So I asked in behalf, sabi ko, kung anong kamali, but in the, again, I complied with it. When I realized na wala, sabi ko, huwag kayo mag-alaw dyan, hingi tayo ng permit. And we haven't touched any. Nakatakda ang pag-arapin ng lokal na pamahalaan ng Gian ang dalawang panig para magkaroon ng pinal na kayusan sa reklamo ng mga residente. Plano na rin ng Gian LGU na palakihin pa ang mga libingan sa kanilang lugar para mabigyan ng solusyon ng problema kung saan ihihimlay ang mga yumao nilang residente. The local government unit just recently, bumili kami ng lupa para sa sementeryo Giwan Public Cemetery, kasi yun ang problema talaga namin dito sa Giwan. I will go to the barangay. Magkakandak ako ng assembly, I'll talk to the people and to the barangay captain so that magkaroon ng amicable settlement. Kailangan magkaroon ng amicable settlement ang church at saka mga tao. And the local government ang magka-come in para maayos yung problema po nila. Ano na po ang update sa reklamo ng mga kababayan nyo dyan? Pero kagat naman kayo gumawa ng aksyon at ipapatawag nyo yung dalawang grupo para mag-usap, which is very good, Mayor. So ano na po ang update? Ang ginawa ko po 2 days ago, I called the barangay captain po dahil
sinabi ko po sa kanya na bababa ako doon sa Sulangan, sa Barangay Sulangan, para kausapin yung mga parishioners, yung mga tao at saka yung simbahan. Mm. Kasi mahirap kasi kung ang i-address lang natin yung sa mga tao at sa paghihirap din i-address lang natin yung concern ng simbahan. Pareho naman po sila, pareho naman po silang tama. Kasi kung i-apply natin yung gusto ng mga tao na kumuha ng mga permits ng mga ganun-ganun, temporarily masasarado yung cemeteryo po. Kasi if tinailan na namin ang mga violations yan na walang mga na wala silang permit, tapos nawala rin silang exhumation permit, so temporarily we will close the cemetery. Paano kung may mamatay? Saan namin ilalagay? There is no other cemetery in that particular area. So that is a need that kausapin sila, that sabihin sa pare na ipatuloy na lang muna yung ginagawa nila, kasi wala nang magagawa kasi nakukay na yung mga bangkay, yung mga bone. Opo, Mayor. So, nailagay na sa depository. Opo, Mayor. Ang concern din ng mga residente, dapat hindi na sila pagbayarin pa ng 8,000 pesos ba yan per year sa paglilipatan po ng mga labi? Yeah. In that case po, hindi ko po alam ang financial concern, pero sa pagpunta ko po sa barangay after fiesta, kasi fiesta namin sa Giwan po, after fiesta po most probably October 3 pupunta ako sa Sulangan, tapos pwede namin po pag-usapan yun, yung about the 8,000 pesos or whatever amount na pagkasunduan. Opo. Okay. I think the simbahan will kasi simbahan naman yun eh. Opo. Okay. All right.